Hey guys, welcome to the last day of our Vlogmas 2020. Mag-welcome din daw siya. 2022. We are ending our Bangkok Vlogmas with my haul. Alam ko ito, pinakaantay nyo sa lahat as always. Kaya pinigilan ko yung sarili ko na mapakita sa inyo pa isa-isa yung mga binibili ko. Every time umuwi kami from shopping kasi gusto ko nga i-accumulate so I can make a separate video for you guys to see everything that I got. But before we start with the haul, which is the gastos part, I just want to quickly talk about an opportunity to earn. Kasi syempre, we can't just keep spending and buying all the boodles that we see, right? Alam nyo naman how I always share with you some ways to earn kahit pa konti-konti lang. If you're new here and you're wondering how I always have money to spend on shopping, I have an entire series of 10s playlist na ililink ko somewhere here. That's where I discuss money matters, ways to earn, how I manage to buy my luho, even my income streams and a lot more. So connected to that, remember where I informed you about the Binomo app where you can enter the wonderful world of trading even if beginner ka pa lang. If you want to know how to navigate or use the platform, then I will link the video for that one over here. Anyway, while I was in Bangkok, I found out that the platform is having an ongoing World Trading Cup. It started December 5 and is currently ongoing until December 30. So may 1 week pa kayo to join and get a chance to win cash prizes, Apple devices or Apple products, or even a BMW car. Yes, you heard it right. A BMW car is the grand prize. It's pretty easy to join and participate, guys. You just have to make one deal per week to be able to qualify for the weekly draw, and you can win cash prizes or yung Apple products nga. But if you are like me, syempre palagi tayong go big, so I am currently aiming to win the BMW Series 3 na car. Then all you have to do is trade more often, because the more deals you make, the higher chances of winning the grand prize, which is the BMW Series 3. So good luck guys, and may the trading odds be in our favor para maganda ang ating 2023. If you are not yet registered or wala pa kayo ng Binomo app, then I'm gonna put the link in the description box down below so that you can participate in the final week of the World Trading Cup. And again, if you want to learn more about how to navigate the platform, then dun na lang sa other video ko, because mas diniscuss ko siya further doon. Dito, siningit ko lang. But right now, let's move on to the exciting part, which is the Bangkok haul. Parang pag titingnan ko ngayon, parang ang dami. Pero hindi ako sure, so simulan na natin. I'm gonna try my best, if masipag ako ngayong oras na nagsasalita ako, to insert somewhere here a try-on pag mga damit-damit. So, let's begin. Ito na una, ipapakita ko sa inyo kasi nasa laundry na to. So, suot ko to nung birthday ko. And umatend ako ng wedding na feeling kong birthday party ko. If napanood niyo yung mga vlogs, ang goal ko talaga, at saka ang layo kong sinasabi, dun ako bibili para dun sa wedding na birthday ko. Ng dress. Kaso, kakapasabay ko nga, wala akong nakita, wala akong nabili. May nakita ko, pero alam mo yung hindi ko siya na-prioritize kasi nga, pinaprioritize ko yung pasabay. Buti na lang, on the very, very last day, like nung nag-uubos na lang kami ng oras, may mga tiyanggi akong nadaanan. Nakita ko to, nadaanan ko lang talaga. Buti na lang, itong color nito yung pinili ko kasi merong silver, red, na parang pamasko red, and then this one. Ang tagal kong iisip ko anong kukunin ko. Hindi ko pa siya naisip for the wedding. Like, nag-isip lang ako kasi nakitan ako. Sabi ko, I can use this for events. Yun din ang isa kong goal sa pamimili ko doon, a dress for the wedding, and I'm gonna buy mga damit na magagamit ko for events kasi sunod-sunod na nga yung mga nagiging events, and usually mahal yung mga dressy na outfits. But sa Bangkok kasi sobrang mura, tapos sobrang daming like mga ma-dressy or ma-arty outfits sa mga tiyanggi na sobrang mura, kaya yun talaga yung ginol ko. Mag-iipon ako ng mga dressy tops or dresses or whatever na pwede kong masuot-suot sa mga events. So yun yung goal ko nung nakita ko to. Buti na lang I ended up buying this color nung mismong araw na ng wedding. Sabi ko, shit, wala pa ako isusuot. Tapos naalala ko may binili akong ganito, and then naisip ko, parang bagay siya sa trousers. Pagsuot na pagsuot ko, grabe, match na match yung color dito. Kaya from the back, para ako naka cohorts. Para talaga silang terno. Tapos ang dami nagtanong sa akin, nakala nila binili ko as a terno. Saan ko binili? Parang 200 baht lang. So less than 500 pesos. Sobrang ganda ng fit. Kaya
I love this. Ang haba na agad. Ba't bang haba na explanation ko? These are Don's gift to me. Actually, siya ang naghahanap ng rubber shoes. Kaso, wala siyang nabili. Ang dami niyang nakita for me. Eh, hindi naman ako nagbabalak bumili. Pero, nakita niya to at bet na bet niya kasi sobrang mura. New Balance. Tapos, grabe, sobrang gaan niya. As in, like, super duper lightweight. Pinit niya ako ng pinit na bilhin ko. Eh, hindi ko nga kailangan. So, sabi niya, yun na daw gift niya. Kasi gustong-gusto niya pa yung shoelace. Kasi, pang tamad na shoelace. Tamad kasi mag-shoelace si Don. So, gusto niya yung mga slip-ons. Technically, gusto niya to, pero hindi niya size. Ayaw niyang bitawan ko. So, binili na lang niya for me. Yan na daw yung gift niya. And then, meron ako nakita na yung totoong gusto ko, which is this one. Medyo kahawig naman, pero aliw na aliw ako kasi look. Yun, may mga thingy dun sa ilalim. It's so pretty. Oh, I love the color. Medyo magkahawig sila. Kaya sabi ko kay Don, ito na lang yung gusto ko. Pero ayaw niya talaga i-let go to. So, binili niya pareho. Sabi niya, ibenta ko na lang daw to. Gusto lang niyang masatisfy na mabili namin. So, ibenta ko na lang daw to if ayaw ko. So, yun. Pinag-iisipan ko ngayon. I'm gonna post this in 3N and Closet if may gustong bumili. This is size US 8. Sobrang gaan talaga. I really want it also. Gusto ko rin to. Pero I can't keep both kasi pareho lang naman sila. Hindi ko kailangan ng maraming shoe. So, abangan niyo to sa 3N and Closet if kasize ko kayo. Ipopost ko to dun. Sobrang mura lang din itong mga to kasi sale namin sila nabili. Next is this one. Ito yung suot ko nung nag-platinum mall kami. Doon ko lang din siya nabili sa night market the night before kami nag-platinum. Oversized. Ang ganda ng color. Sage green. I love the tela. Yung crisp tela. Nalaban na kaya nandyan. Ito na ipapakita yung mga hindi sa akin ha. Para madali tayo. This is the fluffy top na pinost ko sa pasabay. Green yung pinili ko. Parang napapansin ko, wala akong masyadong green. Tapos ang daming brands na madalas green yung nire-request na suot. So beautiful! Super mura, my God. This one was my airport wear nung pauwi. Co-ord siya na makapal. Parang sweater material. Hoodie with zipper. So yan. And then I got these super cute bows. Tinuro ko sa akin ni Don para ibili ko yung mga pamangkin ko. Pero feeling ko ang kinin ko. Kasi binili ko sila for myself. Di ba ang hilig ko nga din sa mga ganito? Look ko. Nice, diba? Dressy. Pag-isipan ko kung ikikip ko to or ibibili ko sa mga pamangkin ko. Super cute niya for Christmas. Nandito na rin yung mga ano, eh, pero hindi ko na kasi tanda yung mga part ng aking $100 shopping challenge. So, accumulated na to ng yung pinamili ko sa Platinum Mall. Plus, yung mga nabibili ko on a daily basis na pa isa-isa sa mga tiyangge. Ito kasama to sa shopping challenge. Eh. I will try my best to let you know if kasama sa shopping challenge yung mga nabili ko. This one was part of the $100 shopping challenge. Oversized na blazer na sobrang daming bumili. Hindi ako bumili nung una kasi dalawa na yung ganito ko. Black tsaka baby green. Baby green? Ano baby green. Pastel green. Tapos meron na rin ako nung isa doon na parang beige galing sa Uniqlo. Gusto ko yung parang dark brown pero wala. Pero parang na-FOMO ako kasi ang dami sunod-sunod nagpabili. So nung last batch, bumili na rin ako for myself. And then ito yung color na wala pa ako. Kasama yan sa aking $100 budget. Here is another dressy top. May pabow na yan. Sobrang mura ng mga to. Like 150 baht, 180, 200. Basta walang 300 baht pataas na nabili ako ng mga tops na ganito. Nakita nyo na ganito. This is part of my $100 challenge. Yung pajama set. I only got one. Napakadami ko na kasing pajama kaya nagpigil ako. Hindi ako bumili ng mga shorts kasi diba, laging ganun lang aking pantulog. And konti lang yung mga sets ko na pajama. And since this one has super duper bagsak ni Pistela na sobrang sarap, binili ko kahit pajama. Napaka-dressy din. So pwede mo siyang suotin as a co-or. Pwede mo rin suotin as airport wear. Sabi nga ni Don, siya ng kapatid ko. Para siyang airport OOTD, yung mga hilig ko. Ito, pwede mong isuot as a pang-ales na polo. Ganun. Ito naman yung suot ko sa Chatuchak Market. Ito ay binili ko sa men's section. Pinapabili ko si Don kasi 160 baht lang. Pero wala siyang nabili, so ako bumili. Tapos bumili ako ng dalawa para nakatawad ako na 300 baht for two. Super cute the print. Ancient Chinese people. So nice. Even the color palette, yun yung pinaka main ano ko. Reason ba't yun yung binili ko. And then I was choosing between this, nakita nyo yun sa vlog, or yung normal color ng palm trees, the green one. Cute din kasi yun, kasi naka-green shorts ako noon. Ang ganda niyang tingnan. Pero si Don tinanong ko, ito pinili niya, as usual, mga basic. Ang ganda talaga ng tel, sobrang lambot. Sobrang dami niya kasi, nakita nyo yun sa vlog, so siguro na-overwhelmed si Don, kaya hindi siya bumili for himself. Ako naman, konting ganun lang, may nagustuhan na ako. Tsaka ito, nasa pinakaharap kasi to, kaya yun yung binili ko. May nakita si Don na after a few steps, na sobrang ganda din ng quality. Although mas mahal, 250 isa. So, 500 baht yung binili niya for two. Pero maganda naman. And this is another one of my soon-to-be airport OOTD. Ang una kong binili ay yung white and black.
kaso nagandahan din ako. So, binili ko pareho. Sabi ko na lang, kung may bibili ng maalin na pasabay, yung matitira yung sa akin. So, may bumili ng white, kaya black na tirasan. Although, ang gusto din ni Don for me is itong black. It's also a KOOmares na knitted. Sobrang ganda! Parang mango, ganun. Dami ko ding mga ganito before na mga mango. At saka, ang kapal niya. Perfect siya kapag pupunta ka ng States or Europe. Minamanifest ko eh. Alam mo ba, kakaganyan ko. Meron pa ako isa ditong set na Zara na makapal. Sabi kong susuotin ko siya for my New Zealand trip. August 2020 yung New Zealand trip namin eh. So, binili ko yon end of 2019. Hanggang ngayon, nandun pa din. Hindi ko pa yun siya nagagamit kasi hindi kami natuloy sa New Zealand. Dahil nga nag-pandemic. And then, nagpunta ako Europe summer, so hindi ko siya masuot. Tapos, nagpunta ako ng States, hindi ako nagdala ng mga gamit kasi ang dala ko pang bora-bora. So, nandun pa rin. Kakaganon ko. Tapos ito, imamanifest ko ulit. Hopefully, makapunta ako ng States next year for my Lola's 90th birthday. So, I'm manifesting I will wear you for that trip. Ito yung partner niya. Tsaka kaya ako natuwa kasi mahaba. Usually, hindi ako nakakabili sa mga murang tindahan or mga tiyangge ng trousers kahit gano'ng kagaganda because it's always bitin. Lahat ng trousers ko na mga tinatanong nyo are from Zara lang. Kasi dun lang ako may nabibili na mahaba enough for me. Kaya sobrang happy ko pag may mga nakikita ako sa mga tiyangge na long. This one is 35 baht lang. Bumili si Don ng shades. Sobrang ganda nung binili ni Don ng shades. Kaho yung ganito. That's 35 baht lang. So habang nag-check-check siya, ako din nakikicheck-check. Ang ganda, no? Bagay sa akin yung lens. So, looks like mapapalitan ko na ang aking sunnies. Nainis ako sa glare, pero kita nyo ba? Pag wala yung glare, ganda, diba? Yan. This one is gold and black na combination. May gold na trimming, pero black pa rin. Kasi meron na black lang, meron na gold lang, but ito sobrang ganda kasi hindi siya masyadong heavy sa mukha. Papapalitan ko to ng aking lens for my grade. Less than 100 pesos. And then ito yung yellow oil. As an oil bularia, nabudol tayo dito. Because may nagpabili sa akin ito, si Majoy. Shout out to you. Pagpunta ko pa lang doon sa Bangkok, sinabi na agad niya na pag may nakita po kayong yellow oil, pabili po ako kasi yun lang daw ang gusto ng mga senior citizens of the world sa kanila. Na talagang nag-work sa mga body pain, mga panghaplas-haplas. So, na-curious ako kasi talagang nire-rave niya. Kaya bumili muna ako ng isa for us. Sa chat-to-chat namin to nakita. So, pagod na kami. Sakto, naghaplas kami ni Don dito. Tsaka ganyan, konting-konting patak lang. Grabe. Parang na-energize talaga yung buong katawan namin. Tingnan mo, sobrang dami pa din. Parang mga 2 drops lang, buong likod na. Ang lamig, sobra. Tapos kaya parang nawala na yung init sa katawan namin. Ayun, na-energize na ulit ako mag-shopping. Ganabi na ulit kami sa chat-to-chat dahil dito. Thank you for recommending this. Nagpabili siya ng ganito isang pack, 12 pieces. Hindi ko na pinost kasi mabigat yun. So, if ever pupunta kayo sa Bangkok, kung may kilala kayong magba-Bangkok, then if gusto nyo itry itong yellow oil, then it's also amazing. And then you also already saw this one, my micro mini rattan bags. May bago na naman ako madadagdag sa aking micro mini collection. Dapat bibilin ko yung micro mini na Louis Vuitton na metis. But thankfully, I was very behaved at hindi natuloy. Kaya ito na lang, I'm still super happy. At least, wala akong nagastos na malaki for this trip. So cute! Kasha ang aking mga essentials dito. Sanitizer, my deep relief essential oil, cash, lipstick or lip balm. Tapos yung IDs ko, kasha lahat. Just like my other micro mini bags. At saka, ang nagustuhan ko sa kanya is detachable yung strap. So, kung gusto ko lang magpa-cute na hawak ko lang na ganyan, pwedeng-pwede. Isa ko kasi yung bag na binili sa Primark na rattan bag din. Hindi na de-detach. So, pinapasok ko sa loob. So, nakakabawas pa sa face ko sa loob. Kaya ito, sobrang happy ko. Another airport OOTD. Pilingera! Pero ito kasi, kahit di sa airport, makapal siya, look. Ito yung kauna-unahan kong binili sa Bangkok pala. Sa Jod Fair. Medyo mahal siya. Pero ito lang yung binili ko nung gabing yun. Kaya okay lang. This is the top. Sleeveless, kaya okay lang kahit makapal. And the bottom, I'm so happy kasi it's super long. Perfect length for me. Then may pocket, tapos garterized. Ang kapal niya, so kahit white, walang mga bakat na magaganap. So happy with this purchase. Hindi ko yung to pinose, para ako lang may ganito. Pero hindi kasi mabigat at makapal, so ayoko magpasabay. Tsaka konti lang yung stocks nila. Of course, my varsity jacket. Ito yung gustong-gusto kong bilhin. Doon din sa Jod Fair, kung saan ko binili to. Kaso, mahal din. So, hindi mo pwedeng puro mahal bilhin ko. Papagalitan na ako ni Don, diba? Kaya nag-post ako ng ganito, pasabay. Sabi ko, if may mga dalawa na bibili, ako din, para makakover na yung sakin. Kaso, ang tagal nyo magsireply. Pag uwi ko, ang dami nag-message pasabay. Wala na. Buti na lang, nakita ko sa Platinum. Tapos, mas mura. Kaya yun, bumili na ako. Hindi na ako nag-antay ng pasabay. Mahilig ako sa varsity jacket before, pero wala na sila sa closet ko. Pinagbebenta ako.
kasi never ko nagamit dahil ang kapal and mainitin ako. Tapos sa Pilipinas naman ako. But this one is knitted. Para lang siyang makapal na cardigan. Kaya magagamit ko talaga to dito sa Pilipinas. Another KOOmares na ang dami ding nagpabili. Got myself a red one. Maiba naman. Wala pa akong red. Saka napapansin ko every time na kailangan mag-red for a brand again. Or pag may mga nag-i-invite lalo ngayong Christmas, wala akong red. So I got these KOOmares shorts. Yung typical lang. Ang dami ko ng ganito eh. May pocket, tapos garter sa likod. Top niya. Polo. Super nice linen-y material. Ito yung aking denim jacket na binudol sa inyo. I really, really wanted this kaya ako pinost again para pag may mga nagpasabay, ay malilibre na ako. May isang nag-message sa akin sa Instagram, sabi niya, I wanna know what is it for you? Ba't po kayo nagpapasabay? Kasi curious siya. Pasabay is may additional fee. Kunwari, nakalagay dyan 250 baht. Hindi ko pwedeng ibenta ng 250 baht. What's in it for me nga naman? So, of course, we add an additional pasabay fee, minimal lang, to cover syempre yung aming effort. Tapos, bumili pa kami ng maleta, bibili pa kami ng baggage for the airplane. May mga cost din na ganun. At on top of that, syempre, pagod na pagod kami, diba? To be honest, hindi siya masyadong nakakapagod kasi nag-e-enjoy talaga ako mag-shopping. Nakakapagod siya para sa mga tao na hindi naman nag-shopping tas sasadyain. Ako kasi, nag-shopping talaga ako. And then, sinasabay ko lang kayo. So, yun yung totoong pasabay. Yung iba kasi, ginagawa na siyang business. So, it's really draining kasi mahirap talaga siya. Kung hindi ka shoppingera or hindi ka mahilig mag-mall, it's really hard. Kaya nga naawa ako kayo na doon sa kapatid ko pag ginagawa nila with me kasi hindi naman nila talaga trip. Yun. Pagod talaga sila. Sila pa nagbubuhat. Kaya nga niloloko ako ni Don. Grabe kahit pagod na pagod. Pag andyan na parang energized na energized. Kung pina-follow niyo siya sa Instagram, ang greeting niya sa akin nung birthday ko, hoping for more platinum energy vitamins for you. Kasi nga, lagi akong lanto tayo pagka pagod na kasi nami kong work. Pero pag nasa mall, wala akong nararamdaman. So yun yung sagot doon. And on top of that, ako din, mahilig nga ako mag-shopping. So ginagawa ko, nagpapasabay ako. Tapos kapag may certain amount na nabili, like kailangan makaapat ako para yung akin libre na. So wala ako nilalabas na pera. Tapos, lahat tayo happy. So, yun. Ito, kaya ako pinost para din makabili ako ng libre. Hindi ko naman alam na sobrang dami ding bibili because it's super cute. It's a denim jacket pero very, very lightweight at sobrang gaan. Ayan, no. Kaya nga dami ko nabiling ganito. Kung mabigat na denim, hindi ako magpapasabay ng madami kasi mabigat at bulky. But it's super nipis. It's so gaan. It's crop. Pwede siya for Philippine weather. Another example of pinost ko para makalibre ako. Kwento nito, guys. Nakita ko siya sa first floor. Sobrang ganda ganda ako kasi gustong-gusto ko dati pa yung Amina Mawadi na glass slippers na ganito. Pero I cannot justify to buy that for 50,000-60,000. So nakita ko to. Ito yung naka $100 challenge ako ha. Sabi ko kayo doon, pag-iisipan ko muna. May mga wholesale price din sa Bangkok eh. Kapag bibili ka ng more than one, mas makaka-discount ka. So pinost ko, sabi ko, damayan nyo ako para maka-discount ako. May isa na agad na nag-message, so pwede ko nang bilihin. Kaya lang, sabi ko, mamaya ako nababalikan kasi mabigat. Nung marami na ako naging order, pagbalik ko, wala naman palang stock. Pati yung akin, wala. So, ang lungkot ko kasi gustong-gusto ko talaga siya. Nag-ikot muna kami na nag-ikot. Sabi ko kayo doon, siguro naman may iba pang store na may ganito. Nag-pray talaga ako, nag-hope talaga ako. Kasi ako personally gustong-gusto ko dahil sobrang comfortable niya. Kaya perfect siya. Sunod-sunod yung mga weddings na ina-attendan ko, events. I really, really like this for that reason. Ano talaga meron. Kahit yung para sa akin na lang, i-refund ko na lang yung sa iba. Tapos yung may nakita kami, may isang floor kasi doon na shoes floor, fourth floor ata. So, finally, meron isang store. Yung pala, same lang ng may-ari. Size 38 ako. Sabi niya, sukatin ko daw yung 39. Sakto naman yung 39. I mean, it runs small. So, medyo perfect ako sa 39. Sabi ni Don, binilit ko na lang yung sagili ko na, ah, ang ganda ng 39. So, binili ko. Tapos, to cut the long story short, nabili ko lahat ng stocks nila. Wala nang black na natira. Yung ibang mga colors din, pa isa-isa lang, sakto sa sizes, nabili ko din. Tapos, sobrang tuwa ako. Bumila ko na isa pa. Kasi, ang bait din nung nagtitinda. Ito, size ko na talaga, size 38. So, magkaiba, diba? 39 tsaka 38. Sabi ko, bili ako ng isa pa na may color para naman may pop of color ako. Pag may mga event. Event na naman. Kala mo talaga na yung mag-i-invite sa'yo. Gusto doon ang pumili ng pink. So, pink na lang binili. As a Barbie girl. So pretty. I so love. Ang haba ng kwento ko sa sapatos, diba? Parang lahat ata ng Vlogmas episode, nagsusukat ako ng sombrero. Mahilig talaga ako sa hat. I'm sure napansin nyo na. Kaya nga, one of the merch na ilalabas ko soon is a hat clip. Kasi everywhere I go, I bring a hat or I buy a hat. Sobrang daming magagandang hats doon. Pero ang mahal. Kung lahat mura, yung hat mahal. Nami ko na napuntahan. Sinusukat ko yung hat bet na bet ko. Pero hindi ko ma-justify kay Don. Sabi niya kasi ang dami ko ng hat. Lagi niya akong hindi pinapayagan. Pero nung nagpunta kami sa Chatuchak Market, as in pagpasok pa lang, ito agad una ko nakita. Tapos hindi ko na siya makalimutan. Nag-justify ko to sa kanya kasi iba. Iba. Di ba yung iba? Paano
ba explain? Basta iba yung walang butas na ganyan, dikit-dikit yung pagkaka-weave. O, di ba ito iba? Tapos yung color pa nito is different, di ba? Yung mga sinukat ko iba, black, brown, white. Hindi ko ma-justify sa kanya kasi may mga ganun na ako. But this one is blue. Tapos hindi ko binili kasi nga, mahal again. May hanggang sa nagko-close na yung market, shocks, wala pa ako nabibili. Pero kung nasa isip ko pa rin yung hat, sabi ko, since hindi naman ako namili today, balikan ko na yung hat, bibilihin ko. $490. Sabi ko, if natawagan ko ng $300, papayagan mo ko. Wow, sige daw. Tinawagan ko kasi hindi binigay. Pero $350. Tapos ako na yung nagmakaawa kayo doon, pumapayagan ako. So pumayag siya. Yay! I'm so happy because it's so nice. So it's something new again compared sa other hats ko, diba? So, I'm so happy with it. Dami ding may gusto ng hat, pero hindi ko pinasabay kasi mahirap siya iuwi. Masisira. Marami kaming mga snacks and food na hindi ko na ipapakita dito. Pero ito kasi mga nandito. So, binili ko lang nito para papamigay sa mga kids na mamamas ko sa akin ng kito. Marshmallow Christmas thingy. Sarap ng laman. Mallow tree. So cute. Napakadami kong biniling na to without thinking na oo nga naman. Ang bulky nga para nito yuwi. So ito lang yung laman ng Rimowa. 7 na ganito kasi binili ko. Tapos ito, mga biscuits. So hindi pwedeng mapirats. Ang bulky. So yung best friend ko na nagpahiram sa amin ng wifi para hindi na kami lagi mawawala. Ito yung bilin niya. Thai seaweed. Sabi ko, ha? May ganun ba? Tsaka anong difference niya sa regular seaweed? Masarap ba? Ako FA kasi yun. So malamang natry na niya ang mga different kinds. So sabi nga niya, ito daw talaga yung gusto niya. Bumili na rin kami kasi 5 plus 1. Iba-ibang flavors. Aba, napakasarap nga. Masarap niya kay ulam, masarap niya papakin. Yung isang buong pack na ganun, 10 ang laman. Yung kapatid ko, pagbukas niya nung kanya, bago kami makauwi, abang naglalakad siya to Chuck Market, kinakain niya ng kinain, naubos niya. It's so sarap, although it's not mura. May nagpasabay din si Majoy ng 15 pieces, pero hindi ko na siya naibili kasi bulky. This is Barclay's Grab Food Outfit. Ang cute lang. Meron pa siya isa elf. Nandun sa kabila. Hindi ko alam kung asa. Kaya di pala ako nag-unbox ngayon kasi hinahanap na rin doon. Baka daw matapos na yung Pasko. Isa din to sa favorite purchase ko of the trip. It's a Christmas lights parol made of bamboo. It's perfect for the bahay kubo. Looks like that. Ayan, napakaganda pagka nakailaw na. Ang ganda niya talaga. So perfect siya for my Christmas tree. Kahit ito lang yung mismong decor kasi gusto ko naman yung minimal lang na decor palagi ng Christmas tree. Or ilalagay ata ni doon sa labas. As in, kilig na kilig ako nung binili ko yung tuwan-tuwa ako ngayon. Told you I have more bows. Super nice na black lang kasi wala pa din ako black. And then I just got this na pamasko. Para lang pag may mga Christmas party. I mean, kahit naman di ngayon kasi patapos na yung mga Christmas parties. Pero pag may mga events, pag Pasko na kailangan mo maging Christmasy, kahit mga ganyan-ganyan lang, di ba? Very Christmasy ka na. Kaya ako bumili. 3 for 100 ata yung tinda dun sa store na yon. Ito isa kong binili. Bumili na rin ako nito kasi every Christmas nga, may kailangan ako i-film na kailangan Christmasy ka. Meron lang akong mga accessories dyan na mahahalungkat. Since mura dun, ayoko nang hintayin yung araw na pag kailangan ko tsaka hahanap. Tatandaan ko na lang na next year may mga ganito na ako. And look what I got. Pareho kami ni Don. Si Don yung black. Tapos ako itong crop top na white. So cute. Bibili sana namin si Aljun din, tsaka si Kay. Yung parents ng girlfriend ni Barclay. Kaso lang, walang size for Aljun. So hindi ko na yung naibili si Kay para fair. Chagot. Another dressy top for whatever event. Sobrang cute. Si Don na parang mag-realize ko po kung pink yata pinipili ni Don pag siya tinatanong ko. Kasi marami ding colors to. Tapos 180 baht lang. Ginamit ko na to sa isang content ko eh. Jeans lang or trousers lang or kahit anong plain bottom lang. Tapos ganito, you look dressy na. Tapos 180 baht lang. Kasi ayoko nga gumastos ng malalaki para sa mga pang-events na outfit. Kasi usually, di ba, pag pang-event, hindi mo na inuulit or ulitin mo matagal na. So, hindi siya palaging nagagamit. So, sayang pera. Kaya yun talaga yung ginool ko na pagbibilhin sa bank. Then, ito, sobrang cute. Kasi binila namin yung kapatid ko ng Spider-Man. Nagmumotor kasi yun. His favorite niya si Spider-Man. So, binila namin siya. And si Don bumili rin. Baymax naman. It's a little helmet. And it's a real helmet kasi pwede mo siyang buksan. Tapos meron din silang tinitinda doon ng mga... Ah, teka, sabi ni Don, ilagay ko daw kay Barclay. Tingnan natin. Thank you. Sabi ni Don, dito daw niya ilagay kay Barclay. Ang cute. Pinagawa namin tong Barclay figurine niya eh, nung nasa Taiwan kami. Picture talaga niya to. Tatanggalin na lang namin yung keychain. So cute. May party boy wearing a helmet. And then, binudo lang kami ng kapatid ko kasi 3 for 100 sa isang store. Eh, gusto niya bumili ng case. So, si Don naman ayaw, pero bumili pa rin siya pero hindi niya ginagamit. Kung mahilig kayo sa mga case, sobrang dami doon. Hindi kami mahilig magpapalit-palit ang case. Ito tuloy yung binili ko for myself. Pop socket.
Oh, that is it, I think. Kasi niligpit na ni Judy yung iba, so hindi ko alam meron akong na-miss. Pero I think these are most of my mga nabili. O, diba? This is the haul na walang mahal. Kaya nakakatuwa. Especially ngayon, magpapasko maraming gastos. Akala ko, bibili ako ng something. Like, a gift for myself, for my birthday, Christmas, a big purchase, ganyan. Pero parang na-realize ko nung nandun na ako, wala naman akong gusto. Gusto ko lang na may mabili ako para i-gift yung sarili ko. So parang na-weirdohan ako. That doesn't make sense. Kaya okay na tong mga to. Ang dami kong nabili at hindi mahal. Pwede nang gift yun. At saka yung mismong travel na yun gift. Saka parang ang gusto ko talaga yung gift sa self ko ngayon ay pahinga talaga. At saka good health for my daddy. Yun, isa pa na namin iniisip yun. Hindi ako pwedeng mag-gastos ng malalaki for now. Kasi natulungan namin yung dad ko sa kanyang mga hospital bills, gamot, ganyan. Kaya I need to be more careful with my spending. Okay na tong mga to. Masayang-masaya na ako. Wala tayong biniling mahal. I'm so proud of myself. This is me as a 35-year-old responsible woman. Tsaka itong mga to, halos lahat libre na because nagpasabay nga ako. Kaya nga sabi ko, if bibili ako ng big purchase, yun lang yung gagastusin ko. Kasi itong mga to, mostly are paid by the pasabay fee. Singit ko na rin dito yung gastos for the trip kasi may mga nagtatanong yung aming flights are free also. I used my Union Bank get-go points. Dahil ko nang sinasabi yon. Nag-apply talaga ako ng get-go credit card na yon. Ever since na-discover ko siya. 2016 ata or 17. Para nag-accumulate ng points every time na nag-shopping ako. So, nung binili namin tong bahay, every time na bumibili ako ng mga mahal na gamit, either SM or Robinsons. Kasi sa Robinsons, ka-tie-up niya yung get-go. So, yung points sa Robinsons Supermarket, sa appliance store. Nung time na yun na, hindi ako sure ngayon. Nag-accumulate doon every time bumibili ako. Tapos, sa lahat ng mga big purchases, I use my Union Bank. This is not sponsored, ha? Dati, nag-iipon lang ako ng points, tapos aalis na naman ako, ipon points. Kaso nag-pandemic, so naipon ang naipon yung points. Sayang living yun din yung gamit ko. Every month, may purchases kami dalawa ni Don. Kaya yun, nag-accumulate talaga nang nag-accumulate yung points. Kaya nung natapos yung pandemic, ang dami kong points. Kaya pati yung mga tickets ni Don, libre na. Dalawa kaming nako-cover ng points ko na naipon nung pandemic. Nung nag-Boracay kami, ano din yun, free din yun. Yung sa kapatid ko, gift ng ate ko, plus gift ko. Dalawa kami ng ate ko, pinagatian namin. 9,000 ang tickets. Binili ko yun ano lang eh. Birthday ng kapatid ko. October 24 birthday niya. October 25 ako nag-book for December. So medyo mahal na siya, 9,000. Pero pwede pa rin kayo makabili ng mas mura papuntang Bangkok kung mas maaga kayo magpa-plan. And then, sinabi ko na nung nagpa-pack with me yung insurance. Hindi yun required, pero simula nung nag-30s ako, lagi na akong may insurance every time I travel. Alam niyo naman na, di ba, na I'm an advocate for insurances. Mapa-health man yan, life, or ito nga, travel insurance para pag may mga nawawalang bagahe, missed flight, delayed flights, or kung ano mang masamang mangyayari man when you're abroad, wala ka nang isipin kasi nga covered ng insurance. Mura lang naman ang insurance kaya huwag nyo na siyang tipidin kasi mas mahal kapag ka kinailangan mo siya. So palagi ako nagbabuffer, 7 days kami, 10 days ang kinukuha kong insurance just in case mag-extend or may mga kung anong mangyari na nag-cancel flight or whatever, ganun, extended siya. 10 days each for us with COVID coverage na din, 2,499 each. Ilalagay ko na lang yung contact number ng travel insurance agent ko sa description box. Our Airbnb is 22,000 for 7 nights. Tatlo kami. So, tig sa 7,000 each kami, ganyan. Sobrang mura na niya for the location at saka dahil dalawa yung bedroom. Yung iba kasi, ang mahal pagka dalawa yung bedroom. Or iba naman, ganung price pero studio type o kaya naman isang bedroom lang pero tatlo yung bed. Eh, since matagal kami at nag-work kami, magkakaiba kami ng schedule, kailangan talaga 2 bedrooms. Kapatid ko, natutulog kasi siya pag umaga kasi nag-work nga siya pag ano, gabi. Walking distance lang yung BTS. May walking distance na mall, meron din convenience store sa baba, may 7-Eleven, may mga kainan sa daan, mga street food. Super highly recommended. Tapos ang bait-bait pa nung host kasi every time na may tanong ka, isang chat mo lang sa kanya, bilis niya mag-reply. Pocket money. Kaming dalawa ni Don, ang dala lang namin is $400. The rest ay yung nasa ATM na. Based sa aking calculation, alam mo talaga. Based sa calculation ko, yung $400, yun lang yung nagamit namin. Kasi yung mga nasa ATM na wini-withdraw ko, bumabalik lang din dahil sa mga pasabay nyo. So, nandun pa rin sila. Kasi yung $400 na pinapalta namin, yun yung pinakagastos namin sa aming mga food and everything. Feeling ko, yun lang yung nagastos namin. So, which is 20,000. So, tig 10,000 kami. Iba-iba naman yung mga budget, pero ang masasabi ko lang talaga, sobrang mura sa Thailand. Nagyayaya na nga ulit si Don sa January dahil sobrang tuwa niya. And I know naman na talagang mura sa Thailand, kaya doon ko nga
pinili na mag-book ngayong December, kahit biglaan, kakayanin. I really tried my best na makabook ng something nakakaiba for Vlogmas this year. Nakakayanin namin. Kaya nga, very important talaga, guys. Racket lang ng racket. O kagaya niya, nag-travel kami for leisure, for fun. Pero may racket pa rin on the side. Kaya nakapag-shopping ako for myself. So, papahinga na muna ako after this vlog. Thank you so much for all of your support. Oh, by the way, before I end this vlog, very bongga yung premyo ko for this last vlog. Nilista ko na. So, I accumulated a couple of prizes for this last Vlogmas. Para bongga, diba? What you're gonna get for this last Vlogmas is a big paganda package para naman glowing tayong lahat at beautiful tayong lahat sa 2023. Thank you so much again, guys. Thank you so much to the sponsors of this year's Vlogmas. Thank you to everyone who has been watching and making suwayban. Alam nyo na yun. Again, all of our YouTube income for the whole month of December is going to be donated to Grace to Be Born Foundation. Everything that you need to know about it nasa description box. So thank you so much if you're watching and if you're not skipping the ads, because it means you are also donating and helping them. So you still have one whole week. Kung na-miss mo yung mga other Vlogmas natin, or kahit hindi Vlogmas, kahit ibang part ng channel ko na hindi ko manapapanood, you can watch it, or kung wala kang magawa, gusto mo lang tumulong, i-play mo lang kahit di ka manood. It means you're helping na sa paglaki ng ating revenue for this month, then mas malaki yung madodonate natin sa ating chosen foundation. Thank you so much again for supporting me this year. Magkita-kita ulit tayo at magbudulan ulit tayo next year. Merry Christmas, guys, and Happy New Year. Bye!